So gamit ang multimeter, ma-check natin siya. Unang-una yung negative terminal or negative probe ng multimeter nyo, ilagay nyo lang sa ground. And then yung positive, ilagay nyo dun sa wire na tingin nyo yun yung gagamitin nyo para ma-check. Yung red black na wire, tingnan natin kung ano yan. Accessory, ignition. Blue black wire, nothing, zero, zero. So ito naman yung alarm module natin. Itong mga wire na to, ito, pinagsama-sama ko siya. Ito yung para sa central lock. Ayan. And then ito ground, ito 12 volt power, yung constant, laging on. Then itong isang pinutol kong to, para sa trunk release to eh. And since wala naman tayong trunk release, pinutol ko na siya. Pwede nyo namang hindi putulin, gusto nyo ibuhol nyo lang para kung sakaling gagamitin nyo siya or lilipat sa ibang sasakyan, pwede. Pero sa case ko, pinutol ko na siya. Tapos itong pink, sa siren. And then itong dalawang brown, sa signal light. Then itong puti connected sa accessory, sa accessory light ng dash panel. And then itong blue sa door trigger. So ito siya, yung door switch para ma-detect kung bukas o sarado yung pinto. So sa relay itong dilaw. And then ito syempre, ito naman sa LED, yung indicator sa may dash or kung saan nyo siya gustong ilagay na naka-arm yung alarm. And then itong huling to sa shock sensor. Ito yung pag nasagi or nabangga ang sasakyan, ito yung magti-trigger ng alarm. Pero hindi ko muna siya kinonek since sa labas ako nakapark, nakakaya sa kapitbahay pag may dumaang maingay ng motor. Usually kasi nati-trigger ang alarm, so hindi ko muna siya kinonek. Pero andito siya. So yan yung mga connections ng alarm module. Yan. Una kong i-explain sa inyo itong 4-pin na harness kasi ito yung mainly connected sa ignition. So kung mapapansin nyo, meron din siyang relay. And then itong relay na to, ang purpose nito kasi para pag naka-arm yung alarm, so kahit putulin yung siren or kahit anuman, pag naka-arm siya, hindi may start tong engine. So kahit ipihit nyo na ipihit yan, walang power na papasok sa ignition. Yun yung silbi nitong relay. So yung dilaw na yan, connected siya ito. So itong dilaw na to, dilaw din sa relay. And then itong puti, connected sa 12 volt. So siya yung magbibigay ng power sa relay. And then itong dalawang green, connected siya sa starter wire, which is dito sa adventure, itong blue black na wire. Ang gagawin nyo dito is puputulin nyo siya. And then yung isang side ng green, dun sa isang side, ayan. And then yung isang side naman sa kabila. So, ang mangyayari nito, pag naka-arm yung system, hindi magbibigay ng power si alarm module. So, hindi niya bibigyan ng power tong puti. So, kaya hindi mag-o ng makina. Okay? So, pag in-alarm nyo siya, then doon lang siya time na magbibigay ng signal na pwede na magbigay ng 12 volt power dito sa relay. So yun naman yung gagawin ng relay. Once na naka-receive na siya ng 12 volt, co-close siya, pagdudugtungin niya itong dalawa through the relay, then may i-start na natin yung engine. So yun yung purpose nitong relay. Ayan, itong dalawang brown, connected naman siya dito sa signal light. So ang signal light ng nitong sa atin, itong adventure, ang kulay niya, yung dalawang signal light wire dito sa harness, is yung green na may blue stripe, and then yung isang green na may yellow stripe. So itatap nyo lang dyan yung dalawang brown para connected sa signal lights. So every time mag-unlock or lock, yun, yung magbiblink yung dalawang signal lights natin or yung blinkers. So yan yung dalawang brown. And then itong pink, siren, positive to ng siren, which is connected papunta dun sa
engine bay. Yan, binutas ko yung isang rubber grommet doon para maitagos ko siya. Then yung katabi niyang wire negative yun. So pinasok ko rin dito para mas safe, hindi nababasa dun sa engine bay. And then yan, nakakonect dito sa chassis. Tapos ito, red, 12 volt. Ito yung pinutol ko, which is for trunk release na wala naman tayo. And then negative wire. Tapos yun, ito naman yung sa central lock. So mayroon pa palang isa. Ano ba itong orange, nakalimutan ko. Itong orange naman is connected sa brake light. So ayan, yung dito sa Adventure ang nakakonect siya sa green na wire. Okay, so dalawa kasi yung wire ng brake light switch. Yung isa constant 12 volt, so ibig sabihin laging on yan. Ngayon tong green, ito yung magti-trigger lang pag inapakan natin yung brake. So doon natin siya i-connect. Ngayon kung gusto nyo sa ibang, kung ibang sasakyan ng isulan nyo para malaman nyo kung alin dyan yung switch or yung pagtatapan ng alarm, so kailangan nyo siyang kailangan nyo ng multimeter para i-connect sa kanya. And then pag inapakan yung brake or pinress nyo yung brake, saka pa lang magto 12 volt. So yan, pero dito sa Adventure, yan yung green. Diyan nakakonect ang orange light. And then itong blue light, yan, itong blue light naman is connected dito sa door switch or door trigger. So ayan yung, yan yung door switch na alarm, yung green na may stripe na red. So ayun, tin-raise ko lang siya dito, yung wiring dito. And then tinap ko. And then tinap ko na dyan. Tapos yung blue na yan, kaya siya nakakonect sa door trigger switch para every time na bubuksan yung pinto, madidetect ng alarm na may pintong nakabukas. Hindi ko muna kinonect tong alarm sensor kasi nasa labas tayo, baka mag-ingay. So pagkatapos na nitong ECQ ko siya i-connect para okay na. For the meantime, ganyan muna siya. Ngayon, kung mapapansin nyo, medyo magulo pa yung wiring. Ayan. Kasi hindi ko pa siya inaayos completely. Kasi bala ko, pagkatapos ng ECQ, pag nakauwi na ako sa kabilang bahay, iaano ko na siya, iso-solder. Ihihinang ko na lahat ng connection na importante, lalo na dito. So, meron kasi yung mga gamit ko nandun, yung soldering iron. So, iso-solder ko siya bago ko siya talaga i-fix. And then, yeah, bukod doon, tatanggalin ko na rin yung ito, itong central lock module para mabawasan yung wire. Masyadong madami. Kung gusto nyo nang i-bypass itong alarm module para mabawasan yung wire nyo, which is yun yung gagawin ko pagkatapos ng lockdown, ito. So, ito yung mga wires ng central lock. Itong dalawang yellow, pagsasamahin niyo siya and then connected siya sa 12 volts or constant power. Ayan. And then itong dalawang orange naman sa negative. Ayan. And then itong ano ba to? Itong white tsaka white black. Ito yung i-connect niyo sa red, sa green and blue. Yung dalawang wire lang ng ano, ng actuator no, sa master. So ang mangyayari niyan, mula dito sa master actuator papasok dito sa loob, dalawang wire na lang ang ilalabas na lang is yung blue tsaka red, which is yung positive and negative ng actuator. So yun yung pagkokonektahan nitong dalawang puti. So ngayon, since nandyan pa yung module kong, kaya napakadaming wire. So ngayon, dami pa kasing wire kasi yung positive nitong door lock, nakakonect siya dito sa positive din ng alarm. So dito ko siya tinap, since may sariling fuse yung 12 volt ng alarm, nung ko na rin siya kininect. And then yung dalawang positive nito, dito ko naman din kinunect sa 12 volt ng central lock. Kasi meron din siyang sariling fuse. So para lahat ng positive natin, naka-fuse.
Kaya pag tinanggal ko na yan, medyo mababawasan tayo ng wire, lalo na dito sa ilalim. Mas magiging malinis. And then yun na rin yung time na i-fix ko na talaga lahat tong mga wiring na to para hindi masakit sa mata. Pero for the meantime, ayan, since nasa lockdown pa tayo, nakaganto muna siya. Well, actually, dito ko rin naman talaga siya ilalagay. So, ito yung pagpupress doon. Ayan, kasi ito eh, flat surface to eh. So, yan yung pagpupwestuhan ko sa kanya, ito. Ayan. Nandyan siya. Then, iaayos ko na lang to. Once na nahinang or na-solder ko na yung mga connection or yung mga joint connections. Then, ayan. Fifix natin, aayusin natin yung mga to. So, kayo nang baala kung saan nyo gustong ipwesto itong module nyo. Pero sa akin, tingin ko dito. So, bahala na siguro. Pag inayos ko na talaga yan, then saka na ako magde-decide talaga. For the meantime, yan muna. So, yun lang mga sir. Sana may natutunan kayo dito sa ginawa kong video. So, kung mag-decide kayong magkabit ng central lock or central lock with alarm, sana magamit nyo yung mga natutunan nyo ngayon. Ngayon, kung meron pa kayong mga tanong or comment or merong mali sa ginawa ko, comment nyo na lang sa baba para mabasa ko. So, maraming salamat mga sir. Kita-kita na lang ulit tayo sa susunod na video.